ikaw. Ito yung palabas ng hotel natin, guys. Ito yung dadaanan. Ito siya, Apple Inn Hotel. Dito yung check-in. Hi guys, welcome back to our channel. It's our second day here dito sa Hong Kong. Kakalabas lang natin ng hotel. Andito tayo sa Causeway Bay area. Maghanap muna tayo ng kakainan, guys. Di pa tayo nag-breakfast. Hanap tayo ng kakainan. Di naman masyado malamig dito ngayon sa Hong Kong. It's currently 12 noon, guys. Medyo makulimlim. Kulang araw. Pero tinignan ko sa weather update. Mukhang hindi naman uulan. And yeah, light jacket lang. Nasa 25 degrees Celsius yata eh. Light jacket lang. Actually, naka-shorts nga lang ako ngayon. I decided na dito muna sa Causeway Bay area mag-explore. Kasi kahapon, kota tayo sa lakad, guys. Meron na tayong nahanap na kakainan, guys. Papunta na tayo doon. Google Maps lang. Thursday pa lang ngayon, guys. So may pasok ang mga taga-Hong Kong. Ayun yung mga double-decker pa sila. Super busy na itong lugar na to, guys. Ang daming shopping malls, restaurants, office space, mga nang-opisina. And sabi ni Google Maps, dito daw, kaliwa. May Watsons. Ngayon nyo, guys, mayroon din donkey doon. No? Ito yung kakainan natin, guys. Matchbox Cafe. Cute. Ito. Cafe Matchbox. Yes. Dito tayo. Outside seating tayo, guys, kasi lakas ng sound sa loob. Ganda sana yung vibe sa loob eh. Pero okay din naman dito. Order na tayo, guys. Is this available? Yes. Coffee? Yeah. Nakita lang natin tong ano na to eh. Yung restaurant na to sa Google. Mataas yung reviews nila. 108 HKD. Ito mukhang jam pack na to. Kompleto. Pero ngayon, ang in-order muna natin, try natin ito. Mukhang ito yung pinaka-famous na food sa menu nila. May coffee, may noodles, may french toast. 59 HKD lang, guys. Okay, sorry, medyo maingay at merong construction sa likod. Medyo mainit dito sa pwesto ko, guys. Kuha tayo ng jacket. Kwentuhan muna tayo sa nangyari kahapon, guys. Check-in, walang tao doon sa Cathay Pacific Lane. Pag check-in sa immigration, okay lang. Hindi ganun kahaba yung pila. And walang tinanong. Actually, kinakabahan ako nun eh. Kasi first solo travel ko, hindi ko kasama yung anak. Kala ko marami tatanong yun. Pero, yeah, wala namang tinanong. Actually, parang hindi nga ako nausap nung immigration officer. Pagdating sa Hong Kong, yung immigration officer, ang tinanong lang is kung kailan nang balik. Patay tapos magkwentuhan, pero ito na yung order natin, guys. Ito yung food natin, guys, oh. Scrambled eggs with ham. Yishao soup. Ito, cheese steak toast, yung tinapay. And may coffee pa tayong di pa dumadating, guys. So, let's eat. Thank you. Ang coffee, guys, hindi nyo. Uluso. Charak. Sarapin soup, guys. Mainit. Look, guys. Ubos. Sarap, guys. Ang sarap ng food. Actually, breakfast meal siya eh. Pero, kakagisin lang natin. Sana naririnig niyo ako ng maayos kasi super dami ng
tawag doon? Nagja-jackhammer. Pupunta tayo sa Victoria Park, guys. Nakita ko sa maps, malapit lang yun dito eh. So, might as well na bisitahin natin. Tingnan natin. Oh, here. Bayad na tayo, guys. 59 HKD. I'm sorry. Food was delicious. I like it. Thank you. Super sarap nung pagkain. And naglalakad na tayo papuntang Victoria Park. 400 meters away lang. Dito sa kinainan natin, Cafe Matchbox. Super sulit na yan, guys. 59 HKD lang. Around 400 pesos. Manalo na. Teka, tawid na tayo. Naririnig nyo ba yung guys? Yung famous. Ayan, guys. Victoria Park. No feeding of birds or stray cats. Swimming pool, library, volleyball courts, and ayun, papunta sa waterfront, meron pwede kang mag overpass. Yung mga nag-aaral, may mga magpapahinga. Yes, dito tayo magpapahinga. Ay, may mga aso. Okay guys, explore natin tong Victoria Park. Merong mga playground ng mga bata. May kids kayo, magandang pumunta dito. Boat area, boat daw. Model boat. I'm not sure kung ano yung ibig sabihin ng boat, pero ayun, fast boat area. Wala naman ako nakikitang boat. Fast boat area. Baka kanya-kanyang dala ng boat. Hanapin natin yung pool. Ano yung itsura ng pool dito? Bohinia Garden. Kaya dyan yung Bohinia plant. Merong mga lovebirds na nagpapawis doon. Jogging track. Ito guys, so jogging track. There. Ganda ng park nila guys. Yung mga nagja-jogging. Asan kaya yung pool? Anyway, sige, tuloy na natin yung kwentuhan sa nangyari kahapon habang naglalakad dito sa park para nakikita nyo yung view habang nagkukwento ko. And yun nga, saan ba tayo natapos? Sa airport, pagdating, immigration, at tinanong lang kung kailan babalik and kung saan country pupunta pag alis dito sa Hong Kong. Sinabi ko lang, going back to the Philippines. And then, okay na. And then tapos, mga ginawa natin, nag-withdraw tayo sa ATM ng HKD. I used my Maya card. Okay naman yung exchange rate, hindi nalalayo dun sa exchange rate ng mga banks. Tapos nung kinuha natin yung SIM card na binok natin sa Klook. Yung kuha ng SIM card guys, nasa arrival A section. Sabi kami lumabas, so nasa kabilang side siya. Medyo malayo. Pero paglagpas naman ng customs, andun lang naman yon. Hanapin nyo na lang. And meron din mga kainan dito sa park. Victoria Cafe. Yes, nag-airport express tayo kahapon. Doon ko na binook sa mismong bago sumakay ng train, yung Klook natin, yung Klook voucher kasi mas mura guys. Tinignan ko yung mga regular price dun sa mga nagtitinda sa 700 plus. So, yung sa Klook natin, nakakuha tayo ng discounted na 500 pesos plus. Medyo nalito lang ako kasi hinahanap ko kung saan yung itatap bago ka mag-enter ng train. Tagal ko nag-observe. Ay, ka na lang pala dapat kagad nung train. Kala ko kasi meron akong nadaanan na hindi ko natap. Anyway, meron ditong tennis court. Playground ulit. Ito sa kabilang side. Pagkababa ng Hong Kong Airport Express, nag-train tayo, Island Line, papunta sa Island Line and Causeway Bay. Tapos nagdalang tayo papunta sa hotel natin guys. Yung hotel natin, maliit lang, malinis. And masarap na sana yung tulog ko guys. Meron lang tunog na malakas.
siguro apat na beses ako nagising dun sa hotel na yon. So tatanungin natin kung saan nanggagaling yon or kung pwede pang baka naman mawala mamaya. Pag hindi nawala mamaya, magre-request tayo na magpalipat ng room. Yung kinuha natin is around 2,300 per night, guys. For actually dalawa na yun, for two. Pero mag-isa lang ako. Tingnan nga green daw dito, guys. Ano yung itsura ng bowling green? Bowling green. Ay, ang galing, oh. Pwede nga mag-bowl. Here. Load nga tayo. Oops, ano yan? Pupunta nyo. Eh, wala namang itutumba. Tapos may white ball. Baka kailangan tamaan yung white ball. Ay, tingnan ulit natin to si Kuya. Oops, seryoso. Ayun yung red ball niyo. Tapos may white ball sa dulo. Or palapitan sa white ball. Uy, tinamaan. Minarkahan niya, guys. Ano yung ibig sabihin nun? Anyway, sige. Hindi ito yung typical na pinupuntahan ng mga nagbabakasyon sa Hong Kong. Normally, Disneyland, Ocean Park, shopping. Pero last July yata, nandito na tayo. Makapag-Ocean Park na tayo. Konting shopping. So, yeah. Itong trip na to, spontaneous. Wala akong ginawang itinerary. Actually, hindi ko pa alam kung magdi-Disneyland ako. Kaninang activity natin for today, katapos ng work ko, doon ko lang naisip na kung saan kakain, saan pupunta. So search lang ako sa Causeway Bay kung ano yung mga pupuntahan dito. So wala talaga akong planned itinerary. Bahala na kung saan tayo papupuntahin ng mga paa natin, guys. Eto na, guys, yung swimming pool. Mukhang walang bayad din yung swimming pool, guys. Ito, swimming pool entrance upstairs. Baka kailangan mo lang magpa-schedule. Pero hindi na siguro tayo papasok doon. Baka sabihin nila, nire-record ko sila habang nagsiswimming. Dito yung swimming pool, guys. Oh. Indoor siya. And yes, ito, tennis court. Ang ganda ng park nila dito, guys. Sa Pilipinas, wala ang ganito na libreng park. Tapos ganito kaganda. Kung meron man, may bayad. Nakapagpahinga na ako. Nakapagpatunaw ng kinain kanina dun sa Cafe Matchbox. And nag-work lang din saglit sa mga upuan dito sa may park. Sa mga upuan lang dyan, no? And yes, pupunta naman tayo ngayon sa Times Square, yung famous shopping mall dito sa Causeway Bay. Sige, guys, naglalakad na tayo papuntang Times Square. Mga 1 kilometer away dito sa Victoria Park. Teka lang. Tingnan muna natin kung tama yung nilalakaran natin sa Google Maps. Okay, Times Square. Dito tayo ngayon sa bakehouse. Ayun yung egg tart, oh. We're gonna try the bakehouse egg tart. Ito yung ginagawa nila. Napit na tayo sa Times Square, guys. So, nakita natin medyo maikli yung pila dito sa bakehouse. So, tikman na natin tong bakehouse egg tart. Dessert natin. And merienda. Hi. One egg tart. And one strawberry vanilla. Thank you. Egg tart, 12 HKD yung Danish vanilla. Kani 16 HKD, guys. Thank you. Thank you. Try the egg tart, guys. Hello.
lambot ng egg tart, guys. Yung feeling niya, ang lambot. Tapos yung crust, flaky. Sarap, sarap. Yummy. Ang lamang lang niya sa egg tart ng KFC, yung sa KFC kasi, yung nabili namin dati, parang oily masyado eh. Ito, oily siya pero mas oily yung sa KFC. Yummy! Let's try yung Danish strawberry, guys. Ang kalak. Ang hirap abutin yung strawberry. Yung strawberry ang masarap. Ang alok. First time namin makakain sa bakehouse kasi namin na naman. Hindi ako sanay. First time ko pala makakain dito sa bakehouse kasi nung last na punta namin, ang haba ng pila doon sa nadadaanan namin bakehouse. So ngayon, hindi naman tayo busy. Ang bilis lang naman pala eh, kahit may pila, siguro mga 12 yung nauna sa akin. Wala pang mga 5 minutes na na-serve na sa akin. Okay guys, hindi natin maubos yung binili natin sa bakehouse. Pero sige, take out na natin. Punta na tayo ng Times Square. Wait, takbo muna tayo, habol. May mga takbo kasi nabusog ako dun sa egg tart. Ayan, Times Square, guys. So. Meron sila ditong pa-Christmas activity for kids. Ayan, oh. Merry Christmas daw. Okay, guys. Ito yung loob ng Times Square. Actually, naalala ko nakapunta pala tayo dito. Nakapunta tayo dito last time. Parang sa taas yata yun eh. Naghanap tayo ng SD card. Oo, kasama si Angel. SD card. Tapos si Mrs. Nakabili yata sa Sara sa taas. Anyway, tignan natin kung may H&M at may pinadala si Mrs. na picture. Baka daw meron. Sportswear and oh, may bazaar. Square Bazaar, 80% off mga shoes, Adidas, Nike, Reebok, New Balance, san to? Tower 1, Bazaar. What guys, meron pa bazaar dito mga shoes, yun na natin ano guys. Balik na tayo. Actually, nakalabas na pala tayo doon sa bazaar. Hindi na ako nakapag-vlog kasi medyo chaotic. Ang daming tao. Nakabili tayo guys ng Crocs. Pampasalubong and sa akin. Nakabili tayo ng 190 HKD na Crocs. It's around 1,400. Mura na yon. Tatlo yung nabili natin guys. Tapos pag naka 500 HKD ka, may less 50 HKD. So around 3,000 plus yung tatlo. 3,000 pesos yung tatlo na guys. Ang dami rin shoes doon guys. Kaso meron akong nakuitang 100 HKD na unahan ako eh. Yung nilapag ko lang sandali, pagbalik wala na. Yung nabili kong Crocs sa akin, nakita ko doon sa Lazada. Nasa 3,800 pa yung price eh. So okay na yan. Nabili natin ng 1-4. Para ako bumili ng isa, may libreng dalawa. Sakto ka kasi mula lang nung sale kahapon, nung bazaar pala. Okay. So, balik na muna tayo sa may hotel at may bitbitin na tayo. Malapit lang na may hotel dito.
And tignan natin kung lalabas pa tayo ulit. Hi guys! So, lumabas ulit tayo ng hotel. Kasi hindi tayo nakabili ng tubig. Dapat matutulog na ako kasi pagod na eh. Pero hindi tayo nakabili ng tubig, so baba tayo. Hanap na rin tayo ng makakainan. And look guys, yung Crocs na nabili natin kanina sa Times Square Bazaar. Ayan, ginagamit na natin yung nabili natin Crocs. Hanap tayo ng ma-food trip. Daming kumakain dito, so subukan natin mag-take out. Curry chicken with rice, 38 HKD. And siopao, roasted pork bun, 10 HKD. Ito na siya guys. So, sa hotel na lang natin siya kainin. Tongki Bao Dim. Daming bumibiling local. So, masarap siguro. Ito sana gusto kainin kaso walang pwesto. Walang mapatungan. Sa hotel na lang tayo kumain. Hi guys! So, andito na tayo sa hotel. And ito yung tinake out natin na curry chicken. Ang laki. Ang dami pala oh. Pati yung rice, ang dami. Tikman natin guys. Paano kaya natin ito yung uubusan? Curry chicken. Sarap nga. Sarap. Sarap ng curry. Dahil naman hang. Yung rice. Sarap din. Lambot. Meron pa tayong siopao na binili. Roasted pork bun. Sige, tikmala natin ito. Kaya pala marami bumibili kanina. Masarap pala. Problema ko dito, kailangan kong ubusin lahat to kasi walang ref dito sa room. Masarap. Mag heavy dinner na tayo ngayon. Kain na muna ako and end na natin tong vlog for today. So, thank you sa pagsama sa akin sa adventure na to guys. Nag-ikot-ikot tayo dito sa Causeway Bay area. Pinuntahan lang natin yung mga pinupuntahan ng mga locals dito sa area malapit sa hotel natin sa Causeway Bay area. Kainan kanina ng breakfast sa Cafe Matchbox. Yung kaninang park, ganda ng park. Tagal ko rin doon tumambay, siguro mga 2 hours, makikinig ng music. And sana nagustuhan nyo itong vlog na to guys. And hi. Say hi to the vlog. Hi vlog. Ito yung anak ko. Sa bahay, nag-aaral kasi may exam. Ayan. Isa sa reason kung bakit sila hindi kasama kasi nga medyo busy sila this coming week. Tapusin ko na itong pagkain ng dinner. And end na natin itong vlog dito guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe on our channel. And see you on our next Hong Kong adventure guys. Bye bye. Kari, say bye bye. 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 Hey, say bye bye to the vlog. Bye bye.